Nagpalabas ng temporary restraining order ang Bureau of Legal Affairs ng Intellectual Property Office of the Philippines laban po sa website na cat.ph. Inilabas ang TRO matapos magsampa ng reklamo ang Philippine Association of the Record Industry o PARI laban sa cat.ph dahil umano sa copyright infringement. Nakatutok si Rafi Tima. Sa unang pagkakataon, ipinag-utos ang pagpapasara sa isang website sa Pilipinas dahil sa posibleng paglabag sa intellectual property rights. Tatlong araw na temporary restraining order ang ipinag-utos ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHIL laban sa website na cat.ph dahil sa copyright infringement. Ang .ph na siyang ginamit na domain ng inireklamong website, agad naman umanong tumalima. Nilalabag daw kasi ng cat.ph ang intellectual property rights dahil sa pagpayad nitong ma-download sa kanilang website ang ilang copyrighted na mga musika at pelikula. Ayon sa Philippine Association of the Record Industry o PARI na siyang nagreklamo laban sa cat.ph, malaking bagay sa gyera kontra pamimirata ang pagpapasara sa website. At least wala, hindi pa rin .ph kasi yung .ph parang 632 yan, parang ano na naka-identify yan as Philippines. So parang sinasabi nila na taga-Pilipinas sila, mga pirata sila. Pangit, 'di ba? Pangit tingnan. Yung Kick-Ass Torrents po kasi number 2 yan na pirate site sa buong mundo. Sa taya ng recording industry, 75% umano ng downloaded music sa buong mundo ay nakuha ng illegal. Kaya malaki raw ang lugi hindi lang ng record companies, kundi pati ng mga musician at composer. Sa tindi ng epekto ng online piracy, hindi na raw maabot ng ilang music artists ang pamantayan para makakuha ng Platinum Award halimbawa. Kaya naman mula 40,000 albums noong 1998, ibinaba nila ito sa 15,000 ngayon para magkaroon ng Platinum Award. So ma-imagine mo talaga na para umabot siya ngayon sa 15,000 for Platinum, napakahirap na talaga magbenta. Aminado ang PARI, mahirap talagang labanan ng online piracy. Kahapon nga, muling nagbukas ang website gamit ang ibang domain. Ayon sa isang IT expert, mahirap talaga maipasara ang mga website na nag-o-offer ng mga libreng download. You have to realize also na kahit sa Pilipinas yung operation, pwedeng yung server ko o yung domain ko na sa ibang bansa. Challenging talaga yon na mahuli mo o matuntun mo kung sino, at challenging din na ipatigil yung ganong operation. Isa raw sa mga posibleng solusyon, babaan ang presyo ng online contents tulad ng musika at pelikula. Bagay na ginagawa na raw ng ilang content providers tulad ng iTunes. Sa ayon dito ang aming nakausap na aminadong bumibili ng murang pirated na musika at pelikula. Okay, kasi bibili mo yung original na 250, eh wala ka namang kakainin. Dapat mas mura ng konti man lang. Yung mura lang konti, kaliwag, mabula sa presyo ng pirated. Rafi Tima, Nakatuto, 24 Oras.